Welcome back mga kabuting-ting sa ating YouTube channel. Today mga kabuting-ting, bibigyan ko muna kayo ng konting update kay Huki dahil matagal-tagal ko na rin hindi nakapakita si Huki sa inyo. So nandito nga siya sa bahay niya mga kabuting-ting and oras na ng kain ni Huki ngayong hapon. Kaya samahan niyo pakainin yung bagong hantid natin. Tara! So eto nga mga kabuting-ting at papakainin nga natin ngayong hapon yung bagong hantid natin doon na si Huki. So eto nga nakaready na yung kanyang hantid formula. Ayan. So bago natin kunin yung ating inakay dito mga kabuting-ting, samahan nyo muna akong mag-harvest pa ng ating mga pababa sa dalawa pa nating breeders dito sa ating mini aviary. So nung nakarang nag-harvest nga tayo, dalawang breeders pa lang yung nakuhanan natin. So ngayon, may dalawang breeders ulit tayong kukuhanan ng mga painakay natin mga kabuting-ting dahil ready na rin silang maiwalay. So dito mga kabuting-ting meron tayong apat na inakay na pinaposter natin sa ating green diluent at dun sa ating blue possible split opa. Then dito kukunin na rin natin yung dalawang natitirang inakay pa ni Aliana at ni Cardo mga kabuting-ting. So dapat apat yung inakay natin dito pero yung isa mga kabuting-ting si Huki nga na hinahandfeed na natin. Then yung isa pa mga kabuting-ting nasa mabuting kamay na ng tropa natin no, na maagap. So nasa kanya na nga yung isang ibon anak ni Aliana at ni Cardo. So eto, kunin muna natin yung ating carrier para mapag-harvest na tayo. Yan. And then sasara ko lang muna tong pinto natin para na walang makasibat palabas. Yun. Para safe. Diba? So, unahin na natin yung mga inakay dito ni Aliana at ni Cardo dito sa itaas. Ayan. So, sakto-sakto mga kabuting-ting, may itlog na si Aliana at si Cardo, no? So, tamang-tama lang na maihiwalay na natin to. 45 days old naman na yung mga inakay dito, kaya pwedeng-pwede na. Nakikita ko na rin silang tumutuka mag-isa dito sa mga feeder. Ayan. So kapag ka 45 days old na and then tumutuka na sila, pwedeng-pwede nyo na silang ihiwalay mga kabuting-ting sa kanilang mga magulang. Ayun. So ito, lumabas na yung ating breeder, si Aliana at si Cardo. So ayun, lumabas pa yung isang i-harvest natin, yung ating blue ewing opaline na possible cock mga kabuting-ting. Napakagandang ibon. So ito, nandito sa loob yung isa, yung ating blue clear pied opa. Ito. Ayan. Ito yung isa hindi lumabas. Yun. So ito, medyo may hihirapan tayo ng konti dito sa isa. Kasi nga nasa loob na siya. Sana mahuli ko agad. Yun. Para hindi masyado ma-stress. Ayan. Yun o. Diba? So sakto-sakto mga kabuting-ting Tingnan na ba itlog? So meron ng dalawang itlog dito si Aliana at si Cardo. So sakto-sakto na na-harvest natin ngayong araw yung kanyang dalawang inakay na natitira pa sa kanyang pulungan. Ayan. So ito na nga mga kabuting-ting, papakita ko muna siya sa inyo. Ito. So ito nga mga kabuting-ting, isang blue ewing na opaline, possible cock mga kabuting-ting kasi manipis yung kanyang ewing marking. So napakagandang ibon. At isang blue clear pied opa, ino, yung puti-puti yung ulo na light blue, 'di ba? Ang ganda. So blue clear pied opa, no DNA possible cock o possible hen, pwede, no? So pwede mag-hen, pwede rin mag-cock kasi nga walang DNA test. Yan. Pero itong isa kahit hindi ko na pa DNA test to, mukhang cock na to, no? So dito naman tayo kukuha ngayon ng mga inakay sa nest box na to. So, tabi muna natin yung cord ni Nakokoy dito. Yun. So, dito yung pamoster natin, may itlog na rin eh. Dalawa ata. So, ayun mga kabuting-ting, nakikita nyo, malalaki na yung mga inakay dito. Bye-bye! Ayun na, may sinasabi ko, di ba? Kung hindi nakasara yung pinto natin, malamang wala na tong isang ibon na to mga kabuting-ting. Ayan, yung ating isang blue misty. Ayan, so blue misty na possible split opa if cap. So huliin ko lang muna itong isang ugating ibon na to. So ang bata-bata sumisibat. Ayan o, no? Napakaliksi, di ba?
Yan. So medyo mahihirapan tayo mga kabutingting, no? Balikan ko na lang kayo kapag nahuli ko na yung inakain natin. 2,000 years later. So eto nga mga kabutingting, sa mga nahuli ko rin itong makulit na ibon na to. So pinahirapan pa tayo mga huli dito sa loob ng ating breeding area. Buti na lang, naka-aviary tayo mga kabutingting, no? At walang lulusutan yung mga ibon natin dito kung sakasali man makasibat sa loob ng cage, no? So yun yung kagandahan o advantage ng naka-aviary mga kabutingting, no? Kahit makawala man sila sa cage nila o sa mga nest box nila, hindi pa rin sila basta mawawala kasi nasa loob pa rin ng mini aviary o ng aviary mga kabutingting. So eto, pasok na natin itong ating Blue Misty na possible split opa. Yan. So kunin na rin natin yung mga kasama niya dito sa kulungan na to. Ito nga mga kabutingting yung anim na ibon na na-harvest natin ngayong araw, no? So anim na magagandang ibon na naman yung madadagdag natin dito sa mga bagong harvest natin na nandito na sa ating nursery cage mga kabutingting. So ito, dadagdag natin to. So 6 plus 9, so meron na tayong 15 na ibon dito sa ating nursery cage mga kabutingting. So isama na natin sila ngayong araw. Ayan. So paano ko ba papapasok itong mga to? Yeah, so 100 na naman tayo. Tingnan natin kung kaya natin. Yun. O, pasok na. Yan. O, dali. Pasok. Go. O, dali. Ito na lang. Go. Nandun yung daan. Hindi dyan. Doon sa kapila. Pasok lang. Dali. Ayun. Dali. Pasok na. Yan na. Go. O, talon. Ayaw pang pumasok itong isang nakakabuting ting. Pasok na! Ayun na, sumara na yung pinto. Pasok doon! Ano doon? Doon yung daan. Pasok na! Ayan! Go! Yun! So, ayan mga kabuting ting. Nandito na nga yung mga bagong harvest natin ngayong araw. So, anim nga yun. Then, meron tayong siyam dito na nauna natin hinarvest, no? Mga nakaraang linggo. Ayan. So, sa mga nag-aabang ng mga pang-out natin, next week, ipopost na natin lahat mga kabutingting ng i-out natin dito. So, lahat ng mga maiipon natin dyan, idadagdag natin dun sa ongoing construction ng ating flyer slope. Ayan. So, abangan nyo yun sa ating YouTube channel. So, ito ay sneak peek sa ilan sa mga materialis natin. So, kung nakikita nyo, yung tubo, ayan, sa likod ng mga oregano na yan. Ayan, hanggang dun, ayun, no? Diba? So, ang haba, diba? So, 20 feet yung haba ng tubo na gagawin nating mga poste ng ating kulungan. So, imagine nyo na lang kung gaano kataas yung gagawin nating flyer slope mga kabutingting. So, sneak peek muna tayo ngayong araw, no? So, ito, gutom na nga yung ating ibon dito na si Huki. Kaya, pakainin na natin siya mga kabutingting. So, ito, makukunin natin si Huki dito, eh, no? Parang gagamba na sa loob, eh, no? Okay! Yan. So, eto na nga si Huki, mga kabutingting. So, buksan natin yung pinto para mas maliwanag tayo. Yan, oh. So, ayan nga, mga kabutingting, si Huki. At buong-buo na yung balahibo niya, di ba? Ayan, oh. So, ang ganda ng ibon natin dito na bagong hand feed. Isa siyang Motel Blue Clear Pied U-Wing Opaline na possible pack pa. Dahil napakanipis lang ng kanyang U-Wing mutation. So, yun, iniputan pa ako, mga kabutingting, ni Huki. So, ito na nga ang ganda ng ating bagong hand feed dito. So, madilim dito sa loob eh. Ayan. So, ito mga kabutingting, di ba? Napaka-astig ng ating bagong hand feed kasi napaka-unique ng itsura niya. So, parang nga may takip yung isang mata niya na parang pang pirata, di ba? Kaya nga tinawag natin siyang Huki. Na Huki alias Captain Hook. Ayan. So, napakaganda ng ibon natin. Kakaiba itsura niya. Talagang unique na unique. Kaya nagustuhan ko siyang i-hunted mga kabutingting. So, itong si Huki, hindi pa natin na iti-train ng kahit anong tricks. Pero, by next week siguro, simulan na natin yung kanyang walking recall. So, medyo late na nga yung ating recall training dito. Kasi nga, medyo busy na tayo ngayong buwan dahil sa ating loft construction mga kabutingting. Pero, singit natin yung mga training natin para dito sa ating bagong hunted na napakaganda. No? So, para siyang doble kara, di ba? Tingnan nyo dito sa kabila, may maskara yung kanyang mata. Then, dito sa kabila, ang puti, oh. Di ba? Linis, oh. Yun, oh.
Ang hirap lang ipakita. Ayan. Di ba? Wow! Napakaganda ng ating ibon. Dalawa yung kanyang muka. So, ito nga. Gutom na to. Kaya pakainin na natin si Huki. Yan. So, dyan ka muna sa court nila ko, okay? Yan. So, ito nga mga kabuting tinga at pakainin natin yung ating bagong handfeed dito na si Huki. Ayan, no? Napakagandang ibon natin, no? Wow! So, si Huki eh, magaling nang kumain sa syringe to, mga kabuting tinga. So, hindi ako nahirapan magturo dito na syringe. So, isang araw ko lang ata prepare sa kumain sa syringe to, oh, dalawa. And then, marunong na agad siya. Okay, go fine na. Yun, no? Diba? Hayop na hayop sa syringe, mga kabuting tinga. So, gutom na gutom ata yung ating ibon. Kala ko busog. Pakatayin. Kasi pagkagutom kasi ito, napakagulo. Talagang umilipad papunta sa akin para nga pakainin ko siya. So, eto, medyo tahimik siya. Kasi maingay daw ako. Bago siya. Ngayon lang natin siya blinag ulit. So, nung unang blinag natin to, eh, halos wala pang balahibo. Konti pa lang. So, ngayon nga, eto, pwede na lumipad ito eh. So, siguro after one week, pwede nang i-train ng flying recall siya. Pero, siyempre, unahin na natin yung walking recall niya para hindi naman mabigla. Ayan. Okay, oh, ito pa. You know? Hayok na hayok sa formula, mga kabuting ting. So, sa mga nagtatanong ng formula sa akin, kung anong gamit kong formula, so, ito pa rin yung gamit ko, yung ginagawa nating formula. So, meron na tayong tutorial dati nito. Search nyo na lang sa ating YouTube channel. So, nakasama yun doon sa video natin kay Kokoy dati, nung blind recall natin siya. So, yung title ng video natin is Kokoy Blind Recall. So, sa dulo nun, mga kabuting ting, eh, meron tayong tutorial kung paano ko ginagawa itong ating hand feed formula. So, napakadali lang. Kailangan lang eh, meron kayong blender. So, kung wala, eh, pwede yung pandikdik. Kaya lang, tsatsagay nyo nga ng dikdikin mabuti bawat materyales ng pagkain na gagamitin natin para sa formula, no? So, ito, pakainin pa natin si Wuki. Yan. So, pagka nagpapakain kayo ng hand feed, kailangan lagi kayo merong pamunas para after niyang kumain, eh, mapupunasan nyo yung kanyang suka. Kasi delikado yun kung hindi nyo pupunasan, mga kabuting ting, maaari siyang puntahan ng langgam. Kasi nga, eh, meron siyang pagkain sa tuka-tuka niya. So, baka lang gamin yung ibon nyo, kawawa. Yan. So, medyo naiilang si Hook, mga kabuting ting, kasi maingay daw tayo. So, kain pa. Yan. So, hindi nyo naubos, mga kabuting ting. So, kung hindi nga pala maubos ng hand feed nyo, yung inyong hand feed formula, katulad nitong si Huki, mga kabuting ting, no? So, si Huki kasi, mga kabuting ting, eh, nasa stage na to na nagpapagana siya ng katawan. Ayan, so, iniputan pa tayo ulit, mga kabuting ting. So, dapat talaga may pangunas kayo. Ayan, so, sabi ko nga, nasa stage na to na nagpapagana siya ng katawan. So, kapag humina siya kumain, eh, huwag kayong matatakot. Baka akala nyo, may sakit yung inyong hand feed, no? So, kapag ganyang masigla naman, no, wala kayong dapat alalahanin kasi nga lumalaki na yung handfeed natin, magpapagaan niya ng katawan para makalipad siya ng mabuti. Kasi pagka mataba yung inakay natin, nahihirapan silang lumipad sa umpisa. Kaya nagbabawas sila ng kinakain nila, nagpapagaan sila ng katawan. Ayan. So yun yung reason kung bakit humihina yung pagkain nila ng formula. So marami nagtatanong sa akin kung bakit bigla daw nanghihina kumain yung mga inakay nila pero masigla naman. So walang problema doon, lalo na kung hindi pa sila lumilipad, mga kabuting ting. Ibig sabihin lang doon, nagre-ready na sila, nagpre-prepare na sila na makalipad na, nagpapagaan lang sila ng katawan. So huwag nyo lang pipwersahin kumain kapag ka nagpapagaan sila, no? So kakain yan paunti-unti and then every 3 hours pwede nyo subukan kung kakain ulit siya, no? Or every 4 hours, mga kabuting ting. So ako, 3 times lang ako magpakain ng hand feed kasi nga hindi tayo pwede mag-ubos ng mahabang oras sa ating mga ibon. Meron pa tayo ibang mga ibang responsibilidad. Ayan. So katulad nito, diba? Ayaw nang kumain kahit na kanina ang ingay-ingay. So ito, ayan. Titignan nyo kung gusto niya pa. Pero huwag nyo lang pipwersahin kasi nga malaki na. Kapag kagantong malaki na and then sinorse feed nyo pa, magiging mailap na sa inyo yung ibon. Matatakot na siya sa inyo, mga kabuting ting, no? So kailangan kusang kain lang pagka ganito na kalaki yung ibon nyo, no? Okay? Ayaw mo na. Huwag nyo lang talagang ibubukain ito kayo and then papasok yung syringe na parang force feeding. So hindi na pwede kasi malaki na nga ito pang mga baby lang na maliliit na ibon yung force feeding kapag hindi pa sila marunong sumubo ng syringe. Ayan. So ito, yung tira niya, ipapakain ko ulit sa kanya maya-maya. Kapag ka umiyak ulit siya sa loob ng kanyang bahay. Ayan, tinaiyan na naman ako itong lokong ibon na ito. Nakakarami ka na. Nakakatatlo ka na sa akin na. So, ito mga kabuting ting, yung ating bagong handfeed na si
cookie. Napakalaki na, di ba? So, malapit na natin to i-train ng mga tricks kagaya ni Kokoy at ni Pony, mga kabuting-ting. No? So, abangan nyo yun. Tuturuan din natin siya mag-basketball dito. Ayan. So, ready-ready na yung court niya. Tuturo na lang natin humawak ng bola at dumakda dito. Kagaya ni Kokoy. No, okay. So, kaya din ni Kokoy yan, mga kabuting-ting. Basta tsaga lang sa pag-training. Ayan. So yun na muna para sa araw na to, mga kabuting-ting, kasama tong napapit nating bagong hunted na si Rookie. Ayan o, oh. Diba? So yun na muna para sa araw na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Bye-bye.